3-tier wedding cake nga tayo for today's video, mga kapoke. Hello mga kapokake! So, habang gumagawa nga tayo ng 3-tier wedding cake natin, gusto ko lang i-share yung sentiments ko. Oh, may share ka pa ng sentiments? Hindi. Kasi nakikita ko, para ang dami ng mga co-baker ko na nagbebenta ng kanilang mga gamit sa pagbibake. Ay, Diyos ko. Siguro dahil sobrang tumal na talaga ngayon ng bentahan ng cake. At sobrang dami ng gumagawa ng cake talaga. Siyempre, ang dami na rin kakompetensya. Siguro, iniisip nila na hindi na sila ganun ka-productive, hindi na mabenta yung kanilang mga cakes, pastries, kung ano may yung kanilang mga kinabubuhay, kumbaga. Pero, alam nyo, sa mga nagsisimula at sa mga co-baker ko, no, na feeling nila na ano ba tawag doon, nadadown sila dahil sa katumalan nga ng ating negosyo ngayon. Para sa akin, siguro strive hard pa, mag-innovate pa ng kung anong pwede nating maibenta. Huwag lang tayo mag-focus sa ating cake business. Kapret la. Kundi mag-upgrade din tayo sa ating mga skills at syempre mag-isip tayo kung ano pa pwede nating alternative kung wala tayong pwedeng maibenta na cake, kung wala tayong pa-order na cake. So, pwede siguro tayong magbenta ng mga cake in a tub para ma-push din natin yung iba't ibang flavor ng ating mga cake like chiffon, i-push na natin kasi alam nyo naman sa sobrang mahal ngayon ng cocoa powder, maabot na ng 1,000 ang 1 kilo. Ay, Diyos ko lamang. Tapos, yung mga customer, halos baratin pa yung cake. Hindi ko naman nila lahat kasi alam ko, may mga customer din talaga ako na na-appreciate ko talaga sila na hindi sila humihingi ng discount, free cupcakes, free delivery. Kasi sa totoo lang, grabe naman kamahal ngayon ng lahat na bilihin. So, kung iniisip nyo na malaki yung tinutubo ng mga baker, sobrang hindi. Sobrang papanindigan ko talaga na hindi ganun kalaki na ang kitaan sa pagbibake. I mean, sa cake business. Kasi sobrang mahal ng ingredients, pero binibenta pa ng iba ng sobrang... Hindi ko naman, ano, alam ko naman may kita din sila. Pero, alam mo yun, yung labor mo, hindi na bayad. Yung mga kuryente, hindi na included sa costing mo, ganun. Yung mga tubig na pinanghugas mo, hindi na included sa costing. Diyos ko na lamang. Ang importante na lang makabenta araw-araw, no? So, ayan, sa mga co-baker ko, remind ko lang kayo, magpakatatag. Kaya natin to, ang katumalan ng mga araw na to. Unlike before, talaga naman na sobrang daming benta. I mean, sobrang daming order natin last year. Siguro dahil nararamdaman din ng mga customer natin yung tight budgeting ba. Kasi syempre, pa-priority talaga nila yung bigas, ulam, pamasahin ng mga estudyante, baon nila, ganun. Syempre, kahit tayo, di ba, priority din naman natin yung mga basic needs and talagang yung necessity yung uunahin. And sana may budget pa rin sila soon sa ating mga cakes na i-value pa rin nila yung quality ng mga home baker. Kaya sana talaga malampuwasan, tananing katumalan, or as in mahinang benta. Pero ako actually, pasalamat pa rin ako na araw-araw, marami pa rin akong pa-order, hindi ko man naipopost. Kasi may mga, alam nyo na, yung mga ibang nagbabantay sa lakay, bako maraming order, akala nila marami din pera. Hindi nila alam, pinapaikot mo lang din sa gastos mo sa araw-araw at sa negosyo mo. Pare-pareho lang din tayong nagbabakas-bakas, yung naghahanap buhay, di ba? Kaya sa mga umuutang sa akin, pasensya na talaga, hindi na talaga ako nagpapautang kasi wala talaga akong budget din ipautang. Wala na rin naman akong perang extra na ipautang pa sa inyo. Nagpapati-bati na disaya sa video. Anyway guys, thank you so much for watching and I hope makaya tani ah. Mag-pray lang kita kay Lord nga bugayan pa kita. Bye!